or princes that have gold, who filled their houses with silver. Or as an hidden untimely birth I had not been, as infants which never saw light. There the wicked cease from talking, then their captivity be at rest. There the prisoners rest together, they hear not the voice of the oppressor. The small and great are there, and the servant is free from his master. Wherefore is light given to him that is in misery, and life unto the bitter in soul. Which long for death, but it cometh not, and endure it more than for his pleasure. Which rejoice exceedingly and are glad when they can find the grave. Why is light given to a man whose way is he, and whom God hath hedged in? For my sighing cometh before I eat, and my roarings are poured out like the waters. For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. Bisabay, I was not in safety, neither had I rest, neither was I quiet, yet trouble came. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Pag-aaral namin ang buhay ni Job. At this time, Panginoon, sa po yung naghihirap na, naranasan niya po yung mga pagsubok. But starting this chapter, Panginoon, makikita namin sa loobin niya ang kanyang paano ano naranasan niya, Panginoon, kung paano niya express ito, Panginoon, may tama, mali. Later, mga kaibigan niya, so I pray, makakuha namin sa stansya ninyong salita, Panginoon, kayo magpala. And dahil po ang puso at isipan, Panginoon, kayo malulati. In Jesus' name, we pray. Amen. Ako po na po. Good afternoon ulit sa lahat. Title po nito is That Which I Was Afraid. Tama ba yun? Or The Thing Which I Greatly Feared. Okay. Yung kinakakatakutan ko. Narinig nyo na ba yun? Dumating na ba yung kinakakatakutan mo? So, anyway, again, background. Natapos po natin yung Job 1 and 2. Again, sabi nga sa inyo, yung Book of Job, napakahaba. Kita nyo ba yan? Book of Job ay 42 chapters. Yung chapter na may preach dyan, madalas tatlo lang. Yung chapter 1, chapter 2, at saka 42. Yun lang yun. Sa dami niyan. So ngayon, nag-umpisa tayo sa, dun tayo sa place na hindi masyadong pinipreach. Kasi nga, parang walang laman. Parang. Pero napakaraming laman yan. Okay? Nabanggit ko nga last time, kaya nga nasa Job tayo. So, ang background niyan, si Job ay matuwid na tao, perfect and upright, one that feared God and eschewed evil. So, maayos na ano si Job, Kristiyano. Pero, siya ay sinubok. So, usually, ang in-expect natin sa isang tao, pag siya ay matino, hindi magnanakaw, alam mo na, maayos yung ginagawa sa buhay niya, masipag, madiskarte, pinagpala ng Diyos. Sa palagi natin, tuloy-tuloy na yun eh. Pero very special yung Book of Job kasi may exemption na nangyari dito. Kahit siya'y matino, bandang huli siya yung talagang pinarusahan. Parang pinarusahan o hindi pinarusahan, sinubok nga eh. Ibig sabihin, nakaraan na siya ng mga bagay na hindi madali. Okay? So last chapter 1, namatay yung mga anak niya. Ubos yung kanyang kabuhayan. Mayaman siya, pero yung kanyang kabuhayan, mga namatay, yung ibang hayop, yung iba ninakaw, pati mga servants niya, pinatay din. May natira, tatlo ba yun? Apat. Pati asawa niya. So, madali ba yun? Chapter 2, di pa sapat yun eh. So, pinag-initan siya ni Satanas. At may kalusugan pa rin siya kasi kaya okay pa siya. Meron naman siya natira sigurong mga kaibigan pa, hindi siya mamatay, no? Pero hindi na kontento si Satanas. Gusto talaga siyang patayin, kaso hindi pinagpahintulot ng Diyos. So, pero pinahintulot ng Diyos na bigyan siya ng sakit. So, doon po yung natapos natin yan sa chapter 2. So, matindi yung pagsubok din. Ngayon, chapter 3 hanggang chapter 41, puro usapan na lang to. At again, pagkukuhaan natin ng aral. So, kaya ang title natin yan sa chapter 3 is yung aking kinakatakutan. Okay? So, ngayon, pero actually, pinaka-tema nito, okay, makuha nyo lang to, pwede tayong muwi. De, pero yung pinaka-tema lang summary nito is, ayun nga, napipighati si Job. Pag ikaw, nangyari sa iyo, kaya mga young people, ha, huwag kayong OA. Huwag kayong, ang tawag dito?
madrama. So ibang young people na busted lang, ano, mapakamatay na daw, di ba? Eh si Job, ganun ang gusto niya mangyari ngayon. Kasi nga, grabe yung naranasan niya. Bandang huli, yung sa chapter 2 din, minura pa siya. Sabi ng asawa niya, curse God and die. So iniwanan din siya ng asawa niya. I mean, di siya sinamahan sa kanyang kabigatian. So, siguro, gusto ng asawa yan, tindi ng ginawa sa'yo ng Diyos. Murahin mo ng Diyos. Biruin mo yung asawa niya, loko-loko pala. So, ang hirap pagka mag-anak mo, na naglilingkod ka sa Diyos, tapos yung kamag-anak mo pa, minsan yung pa yung kalaban mo. Nangyayari ba yon? Nangyayari yon. Yung nakita natin dito sa Job, Jeremiah, ganun nangyari, kay Jesus, ganun nangyari, at marami pang bagay at pagkakataon. So, ngayon, medyo imagination nyo. Kasi ganito, ang gagawin nga natin dito, dadamahin natin kung anong matutunan natin kay Job sa kanyang paghihirap. Again, siya ay righteous person, tapos siya ay naghihirap. So kaya ang pinakatema nga ng chapter 3, gusto niya ng mamatay. Ganun kasimple. At hindi lang po siya yung ganyan, si Elijah, naranasan niya yan, si Jonah, naranasan niya yan. So pero kayo, arali lang natin na huwag kayong magdadrama. Baka bumagsak ka lang sa ibang subject, gusto mo na mamatay. Yan, na-busted lang, gusto mo na mamatay. Maarte ka naman masyado nun. Maraming babae, maraming lalaki. Amen? Hindi ka pumasa sa exam, hindi ka tinanggap sa trabaho, marami dyan. So, intindihin natin si Job. Para maintindihan natin kung anong gano'ng agrabe at huwag natin gayahin kasi wala nang titindi pa kay Job. Amen? Yung lagi sinasabi ni Pastor ko noon. Wala nang titindi kay Job. Kasi nga, wala naman siguro taong mararanasan din yung gano'n na gano'n. No? Kaya, umpisaan natin. Sabi dito, after this, Job opened his mouth and cursed his day. So, matagal po siya hindi nagsalita. Kumbaga, natulala siya eh. Ano nangyari? So, alam niya, gagagawa ng Satanas yun, pero inalaw kasi ng Diyos eh. So, pag gano'ng may nangyari siya, di ba, nakakabigla minsan, ayaw magsalita. Kasi anong sasabihin mo? Hindi ka panipaniwala yung nangyari. So, makinig lang ha. Masabi dyan, nung nagbinukas siya na yung bibig niya, and cursed his day. So, hindi lang ito basta mura. Ang pag sinabing curse, parang kinamuhian niya yung kanyang, ano yung day? Ito yung kanyang birthday. Hindi sinabing birth, pero yun na yun. Mamaya, nasabihin dito yung kapanganakan niya. Okay? So, sino dito ang galit sa birthday niyo? O, hinihintay niyo yan eh, di ba? Kasi sa ating mga Pilipino lalo, hinihintay mo yan pag birthday mo, para kala mo, ikaw dapat masunod dito mga anak ko, ganun eh. Oh, birthday ko ngayon ha, hindi ako mag-uugas ng pinggan. Ay, birthday ko ngayon, hindi, mga ganyan yung mga yan eh. Alam mo naman. So, pastor, ikaw, napunta rin tayo sa birthday. Ikaw ba? Iniwala ka ba sa birthday? Kasi ibang kulto, sa demonyo daw yung birthday. Ngayon tayo, anong paniniwala ko dyan? Ano ako, nasa tama lang. So, pag birthday ko, hindi ako gumagastos ng sobra-sobra. Sakto lang, pamilya lang. Hindi ko pa po sa Facebook yan. Happy birthday to myself. Para magbatiin ka ng... Eh sa mga ano, kahit sa Viber, sa Facebook, di ko nalagay yung... Kasi nga, hindi naman sa ano, hindi naman OA lang, pero... Ewan ko, yun kasi nakita sa Bible eh. Wala akong nakitang lingkod ng Diyos na nag-celebrate ng birthday. Again, hindi naman masama. Okay, nakita nyo ba yun? Hindi ko sinabi masama yan pag nag-celebrate ka, demonyo. Hindi naman ganun. Ano lang, ibig sabihin, ano yung matulad yung anak ko nga, minsan inclined tayo na itaas yung sarili natin sa kapanganakan ko. Ano ngayon? Sino ka ba? Salamat, no? Salamat sa buhay natin, pero I believe, hindi rin. But anyway, si Job naman, sumobra din naman. O siguro, sanay din siyang, ano, mayaman siya eh. Nakakita na ba yung mayaman kung paano mag-celebrate ng birthday, yung nabasa natin sa Esther? Si King Ahasuerus, kung ano man yun. Ahasuerus, ano ba yun? Ahasuerus. Ahasuerus, kung ano man yan. Ilang araw siya nagpista? 3. 7 days lang naman, di ba? Pero 7 days ka mag... 1 week? Tindi, no? So, hindi tayo ganun, okay? But anyway, pag mayayaman yan, ganyan yan... Hindi nang alam niya si Obama, di ba, may pandemic pa noon, kunwari may virus daw. Kaya alam mo, hindi totoo yun eh, bakit? Sila nakakaalam nun eh. Kung may makakaalam ng ganyang, sabi natin, emergency, sila.
mga official ng US sa Pilipinas, ganun din ginawa nila, di ba? May pandemic daw, pero pag sila may birthday, walang pandemic. Kasi special yan sa buhay natin. Gusto natin tayo makita, oh, babatingin ka ng ano, oh, pogi mo pa na, ilang tao na? 41, para ka lang 40 ha, yung mga ganun biruan, di ba? Ganun yun eh. Sa totoo lang. Pero imagine lang natin muna si Joe, mayaman siya. Chapter 1 nga, yung mga anak niya nga pag nag-celebrate, kanya-kanya rin, di ba? Kanya-kanyang bahay. Mayaman! Pero bakit niya ngayon minumura or kinocurse yung kanyang birthday? Kasi nga, grabe, parang ayaw niya nang mabuhay. At ayaw niya nang mabuhay, as ang gusto niya actually, wag na siyang nabuhay talaga dati. Ayun, kaya sabi niya, and Job spake and said, let the day perish wherein I was born. And the night in which it was said, there is a man-child conceived. So, hindi lang yung pangapanganakan niya, nung nabuntis yung nanay niya, asal na asal siya, ba't pa nabuntis yung nanay ko? Dapat, hindi na ako pinanganak eh. Tuloy lang natin. Let that day, again, yung birthday niya, be darkness, let God regard it, let not God regard it from above. So, sana daw, huwag nang kilalanin ng Diyos yung kanyang kapanganakan. Neither let the light shine upon it. So talagang minumura niya yung birthday niya. Talagang yung buhay niya. Let darkness and the shadow of death stain it. So sana nga, namatay na siya. Let a cloud dwell upon it. Ano man yun? Let the blackness of the day terrify it. So yung birthday niya basically, parang nasabi niya, ito ako pinakanak. As for that night, let darkness seize upon it. Let it not be joined unto the days of the year. So, nari, kailangan pinanganak, ano? Sino may birthday ng 28 ba? O, yung 28, September ka ba siya, October? So, parang sinasabi ni Job, yung October 28, alisin na sa kalendaryo. Hindi, di ba? So, again, imagine nyo kung ano na ano ni, iniisip ni Job, no? Huwag na daw magkaroon ng araw na yun. No, let that night be solitary. So, ano yung solitary? Parang mag-isa. So, parang i-isolate mo na yung birthday ko. Ibig sabihin nun, ayaw ko na mabuhay. Let no joyful voice. Ano na ba kayo nung pag-asal na asal kayo tapos may nagsasaya? Di ba, lalo ka maasal. Ba't ka nagsasaya? Asal ako eh. Di ba ako dati, bata ako. Pag maasal ako, ayoko walang maingay dapat. Tindi ng ano, no? Let them curse it that curse the day who are ready to raise up their mourning. Ano sabihin naman? Pag sinabi mourning, para ka nagluluksa. So, ayaw niya magsaya, ayaw niya rin magluksa. Alagang gusto niya mawala na yung sa kalendaryo. Kasi diba, ganun naman, pag may namatay naman, nagluluksa tayo, diba? So, in a way, nagbibigay pa rin tayo ng pahalaga dun sa taong namatay. Si Job din, ayaw niya ng ganun. Ayaw niya nang may masaya, ayaw niya may nagluluksa. Let the stars of the twilight thereof be dark. Yung mga stars, nagliliwanag. Gusto niya, mawala na rin patiliwanag. Intindi, no? Parang matatawa ka na, pag inisip mo yung nararamdaman ni Job, hindi ka matatawa. Let it look for light. Intindi, oh. But have none. So, sino gusto maghanap dito ng gusto mong hanapin? Tapos, yung iba naman, sabi, sana wala siyang mahanap. Eh, sabi dito, neither let it see the dawning of the day. Ano naman to? Kasi lahat ng gabi, mga ilang oras lang, araw na yan eh. Sabi ni Job, sana hindi na dumating yung araw. Antindi, no? Galit po siya, in a way, nagluloksa siya. Because it shut not up the doors of my mother's womb. Si dapat namatay na lang ako, bakit pa ako pinanganak? Sino ganyan dito? Huwag ganyan, OA yan ha, hindi kayo, si Job. Nor hid sorrow from mine eyes. So sa Tagalog, talagang lungkot na lungkot siya. Kaya gusto niyang itago yung lungkot niya, yung kapighatian niya, eh hindi daw tinago, kaya asal na asal siya. Ito na. Kung hindi nyo pa naintindihan yun, sabi ko kanina, di ba? Pakibasa nyo nga, ready, go. Why did I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the bed? Okay, yung give up the ghost sa Bible, paulit-ulit yan, pag sinabing give up the ghost, ang tao, niya tawag na kaluluwa. Kaya kanina, nag-usap tayo, di ba?
So yung kaluluwa mo, saan pupunta? Sa langit, sa impyerno. Kasi yung katawan mo, maubulok lang naman dito sa lupa. Kung saan kayo lilibing. Okay? Kaya siya sabi dyan, give up the ghost, napaulit-ulit sa Bible, ibig sabihin niya, mamatay na. Okay? Kasi yung ating kaluluwa ay lalabas na sa ating katawan. Na pantao, pang lupa. Okay? When I came out of the belly, ibig sabihin, nung pinanganak ka. So ulit, kaya sabi dito, ba't hindi pa ako namatay? Ba't pa ako pinanganak? Why did the knees prevent me? Or why the breast that I should suck? So ito yung medyo, ano ha? Medyo, ang tawag doon? Ginamitan ng euphemism ng Bible, okay? Medyo may kinalaman yan sa babae. Yung nabuntis at, syempre, nagpapadede. So, sana, basically, gusto niya na mamatay. Ilang, ganun. For now, should I have lain still and be quiet? Kung namatay siya daw, ano na? Mas gusto niya yan. Again, huwag kayong kapakamatay, ha? Inaaral natin yung, ano ni Job. Hindi niyo papantayan yan. Pero, inaaral natin yung naramdaman niya para later, pag natapos natin itong book na to, ma-appreciate din natin. Okay? So, ulitin ko ha. Kaya gusto niya nang mamatay. Bakit? Kasi pag sobra yung kapighatian mo nga, malungkot na malungkot ka, lagi mo iniisip yun, masakit yun sa damdamin. Eh si Job, hindi lang sa damdamin, pati sa balat niya, yun ang sakit niya eh. Masakit yung balat niya, puro siya pigsa sa buong katawan. Yun ang binigay sa kanya ng Satanas. Okay, kaya gusto niya, mamatay na lang ako kasi doon daw ay tahimik na ako. Okay, matutulog na lang. Then I have been in rest. So again, ito yung reference again sa ating doktrina na mga Kristiyano parang natutulog lang. Kasi nga, yung natutulog, yung katawan natin. So mabubulok yan, pero later, tayo naman, yung mga Kristiyano, ha, buhay, may buhay na wala hanggan, di ba? Naalala nyo? Kinig ba si Andre tsaka si Joshua? Yan, di ba? Pinag-usapan natin. Pag ikaw, ligtas na ba kayo? Hindi pa kayo hindi pa kayo patay eh. Ha? Pero later, anytime na mamatay, ang anak ng Diyos, saan pupunta? So, pero yun, kaya sinasabi dito, hindi kayo namatay. Kasi yung kaluluwa nyo, nasa langit, at yung katawan nyo, nasa lupa lang, nabubulok, pero later, bubuhay ng Diyos yan. Kaya sinasabi dito, again, mayroon tong hint sa ating doktrina na parang natutulog lang ang mga Kristiyanong namatay. Okay, so sabi niya, with kings and counselors of the earth, which built desolate places to themselves. So, nangarap pa si Job. So, hindi lang niya gusto mamatay, gusto niya para siyang mga hari. Kasi nga, yung hari, kahit dati sa kanila, nakita niya may mga hari, di ba? Napunta na sa sementeryo. Yan, yung mga sementeryo sa lupa lang, may sementeryo magkakapatong, sementeryo tuloy. Anong tawag doon? Mga nicho. Tapos, bila ko may kita sa isang lugar, may gate. Di ba? Nakita niya, ba't may gate to? Tapos mayroong kainan pa doon sa loob. Mausoleo, yung matawag doon. So bakit ganun? Kasi nga, ewan ko itong mga matataas na tao, malibasa, wala nang gagawin sa pera nila kasi patay na eh. So ginagawang pala nila yung kanilang lugar ng mga, alam mo na, mga ganun. Kaya parang sinasabi lang ni Job, sana ganun na lang din ako. Gusto niya na magpahinga. Nakarinig na ba kayo ng ganyan? Or princess, pag si princess, yun din yung mga leader, that had gold, who filled their houses with silver, or as an hidden and timely bird. So, duman tayo. So, parang ganun din. So, gusto niya na magpahinga, at yung mga, kasi, again, naranasan niya maging mayaman. Gusto. So, yung sana daw, yung mga yaman niya, nagamit niya, or ganun. 16, kayo naman, ready, go. Or as an hidden and timely bird, have not been, has in which never. Okay, so sinabi lang din yung kanina, para sinasabi ko na hindi na siya dapat pinanganak. Or, kung pinanganak man siya, pinanganak siya, patay na. Medyo matindi, no? Ito naman, 17, there the wicked cease from troubling. So, sabihin, pagpatay ka na daw, hindi ka na. Katulad nung nangyari sa kanya, di ba, ninakawan siya, pinatay yung mga servants niya. So, parang gusto niya lang hindi na maranasan, hindi niya gusto na maalala. Intindi, no? And there, the weary be at rest. Yung weary, ito yung mga pagod-pagod na. Pagod na pagod na. Mga si Brad, nasakit daw nung ano niya. Buti nga, may sasakyan tayo eh. Yung iba, nakita ko yung, sino ba nakita ko kanina? Nagbubuhat nung ano. Ah, doon sa pinantahan natin, di ba? Yung iba, ganun mag-label. Ganun, lalaki ng katawan. No?
six-pack. Pero minsan nakakapagod na, di ba? Kaya gusto mo magpahinga. Si Job, hindi lang sa katawan yung kanyang pagod, pati sa kaluluwa niya, kaya gusto niya nang mamatay. Ano pa daw pag namatay ka na? Ano pa? There the prisoners rest together. So again, yung mga prisoner, mahirap ang buhay, pero pag namatay na, ano na? Pahinga na. They hear not the voice of the oppressor. So pag ikaw ay prisoner, lagi kang minumura, lagi kang tinatadyakan siguro yung mga prisoner, di ba? Doon, wala na oppressor doon, wala na. So again, ang mga aral po yan, lalo pag ligtas ka na, masarap din mamatay minsan. Ngayon, kaya kaninang umaga, nagbibiro ako sana yung mga magge-gera na daw, tagal naman. Paputo ka na sila, di pa tayo tapos. Langit na yung mga ligtas. Kawawa hindi na ligtas. Kaya nga dapat i-save din. The small and the great are there. Ulit-ulit din sa Psalm, sa Revelation, di ba? Kahit mayaman ka, mahirap ka sa hukay, magkakasama rin tayo doon. Okay, yun nga lang, yung sa langit yung iba, sakaling kaluluwa, sa langit, yung iba sa impyerno. And the servant is free from his master. Ganun ulit, parang pagod na pagod ka si Job, para siyang servant, para siyang, yun nga, bubuhat ng ano. So gusto niya na magpahinga. Wala na siyang boss doon. Matay na eh. Wherefore is light given to him that is in misery, and life unto the bitter in soul. So bakit pa nga binigyan siya ng buhay? Ibig sabihin ng light niya, ibig sabihin na nabigyan ng liwanag. So tayo, pag pinanganak tayo dito, may liwanag. So bakit ba ganun? Bakit ganun? Tatanong siya. And bakit pa daw binuhay yung mga ano yung bitter? Sinong bitter dito? So yun nga, yung mga matinding problema. Bitter in soul. Again, huwag kayong magdrama, ha? Si Job lang to. Which long for death, you know? Gusto niya lang mamatay. But it cometh not. So, may naalala ko talaga sa Revelation. Ito naman yung mga kalaban ng Diyos. Gusto na lang mamatay kasi nga, pag namatay ka, at least nakapahinga ka na. Diba? Kung ligtas ka. Kasi yung piano ka, lalong walang kapahingahan. But anyway, meron doon sinabi doon, gusto nilang mamatay, ayaw pa nilang mamatay. So, ang hirap ng ganun, di ba? Sa impyerno po, ganun. Kaya sana, habang nag-aaral tayo dito na salita ng Diyos, yun lagi nakikita niya, pag soul winning tayo, hindi tayo natamad. Eh, yan na naman yan. Sino bang ganun dito? Wala dito, mga spiritual kayo, di ba? Kung kaya niyo lang. At least, meron naman tayong programa, kaya nga tayong programa lagi. Hindi kayo makasama talaga ng Sabado, sa malayo, mayroong malapit. Okay? Hindi pa rin, mayroon tayong Linggo. Sobrang lapit. Gusto mo sa kapitbahay nyo. Para makasama kayo, magsabi lang kayo. Alam nyo naman tayo kung sino mayroong opportunity. Unahin natin lalo yung mga mahal nyo sa buhay. Amen? So yan, kasi ganyan po yung mga, ano eh, gusto nilang mamatay pag nasa impyerno ka, hindi ka mamatay-matay. And dig it for it more than for his treasure. Yun nga, gusto nilang mamatay. Para nakakita na kayo, naguhukay ng kayamanan. Di ba, napanood natin dati sa documentary sa ano, Curiosity Stream. So, ang tagal nila naghahanap po. Nawisira na yung mga traktora nila. Wala pa rin. So, ganun daw sila. Gustong-gusto nila mamatay. Naghahanap na sila ng kamatayan. Ayaw. Wala. Matindi, no? Which rejoice exceedingly and are glad when they can find the grave. Uy, namatay na ako. Yes! Lakulong ko to, ha. Pag ikaw yung nakaranas ng naranasan ni Job. Okay, again, huwag kayong maarte, ha. Kung mababaw lang yan, huwag kayong mag-inarte. 23, why is light given to a man whose way is hid and whom God hath hedged in? So ito yung medyo may pintindi, no? Ulitin ko, ha. Why is light given to a man whose way is hid and whom God hath hedged in? Pag sinabing hedged in lang is parang pinalibutan ng ano, okay? Tawag sa mga palayan, yung mga doon, hedge yan eh. So, anong sabihin lang dyan? Parang ganun pa rin. Ganun pa sinasabi niya. Bakit pa ako nabuhay? Ba't ako binigyan ng light? Bakit tapos wala naman akong kwenta? Parang ganun. For by sighing cometh before I eat. At least kumakain pa pala si Job, no? Sa bagay, patay ka talaga pag di ka kumain.
Pero nga naman, pag puro bulutong, pag puro pigsa yung buong katawan mo, kakain ka nga, ay sakit, pati dito, sakit, sakit. So, ang sighing, ito yung, anong ganun, lungkot na lungkot ka, kakain nga ako, gusto mo bang mabuhay? Iniisip niya, ang hirap. Amen? Amen. Huwag niyong gustuhin to. Pero ang isa sa mga lesson natin dito, kung sakaling pahintulod ng Diyos, naglilingkod ka na sa Diyos, nagkaganito ka pa, huwag kang mag-inalti dyan na sabihin, hindi ko kaya to, papakamatay na ako, or compromise na ako. Kasi naranasan na yan ni Job, at naranasan din ni Jesus. Okay? Yan ang lesson dito eh. For my sighing cometh before I eat, and my roarings are poured out like the waters. Ano yung roaring? Yung parang, alam yung roaring, di ba? Parang umuungol. Kasi sa sakit, Ba't mo ako hinawakan? Di nga kita hinawakan eh. Kahit hindi ka hawakan, pag puro pigsa ka sa katawan mo, hinangin ka lang, ang sakit nun. Di ba? Itong maliit ko nga, na ano lang siya, alam niyo yung nakuryente, ang tawag doon, naman head. Galit na galit sa kapatid niyo. Hawakan, kasi sakit nga nun. Paano kung pigsa yun? Si pastor, ang kwento pa ng lahat. Lahat, sabi. Alam niyo, lahat. Lahat, pati dun. Ganun. Pati dun, yun na yun. San ba masakit? Yun na yun. Ang sakit nun. Tapos ma, kaya yung roaring siya daw talaga, sakit! May langgang, sakit! May hangin, sakit! Parang binubuhos sa kanya yung tubig. Alam yung tubig pag binuhos. Diba? Ang dami niya. Parang pipigilan niya. Ganun yung sakit niya. Tapusin na natin to. Nakailang minutes na ako? 28 pa lang. For the thing which I greatly feared is come upon me. So may kinakatakutan ba kayo? Anong kinakatakutan nyo? Si Joe po kasi matino siyang tao. Alam nyo, parang... Kaya nga itong mayayaman, anong ginagawa ng mayayaman? Nakakita namin malaking bahay. Mamamangha ka minsan, di ba? Sino dito ang malaking bahay? Si Joshua, laki ng ano eh. Takas ng bako, di. Anong mga nakakaw doon ba? Eh, ginto ka ba doon? Sasakyan. Sasakyan, eh. Sasakyan sila. Ano sasakyan yan? BMW. BMW X. Anyway. Pag yung mayayaman, maraming manakaw, di ba ang tataas ng bakod? Ito ang kapitbahay nito, may kuryente pa eh. Wow, magana yun. Di ba? So, nagawin na pati pera nila, itatago yan kung saan. Pag lumabas yan, may security guard. Kasi may kinakatakutan sila. No? Ewan ko lang yung broadcaster, no? So, ewan ko, hanga kayo doon, tinignan ko rin yung mga sinasabi, no? Wala rin namang kaano-ano. Pinatay. Si Lapid. Anyway, tinitingnan ko eh, parang kakuntsaba rin siya eh. Hindi sa ibang bagay ah. Hindi ko lang, binabalance ko lang kasi baka makisakay kayo dun eh. Pero syempre, mali din na pinatay, okay? Eh, nabanggit lang natin kasi nga, yung mga yan, may mga sinasabi, ako sana walang pumatay sa akin. Ha? Kasi tinitira ko si Duterte, si Pope, si Manalo. Walang pumapatay sa akin. Ha? Wala kasing kwenta eh. Anyway, minsan may kinakatakutan tayo. Ngayon, ginagawa natin yung mga bagay para hindi mangyari yun, di ba? Yung iba naman, pag may asawa, talagang sabi nga sa inyo, di ba? Kung nakakasal na, lagyan mo ng helmet. Mamauntog. Di ba? Kasi hindi mo ma-imagine pag iniwanan ka nung minamahal mo. Kung ano man yun. Atin ang mga young people minsan, di ba? So, ano pa yung kinakatakutan nyo? Bumagsak sa exam, kaya talagang tayo may church na. Church na, hindi yan. Ano yung church? Ang gawin ko to. Diba? O kaya ano? Matalo sa crossfire, kaya gagalingan mo. Nagmumurahan pa yan, pag matalo, diba? Yan ang hindi ko nagustuhan dyan eh. Kaya nung, buti na lang nung panahon namin, bihira pa yung ano. Saka ayoko rin magbayad, buti may sarili ako. Pero ayoko rin sa internet, mumurahan yun, no? Walang kwenta, di ba? Pero ano kinakatakutan nyo? Mabasted.
Mawala ang basketball. Matalong San Miguel, kung ano man yan. Iba, bababaw eh. Pero alam mo, yung mayamang katulad ni Job na pinaprotekta ng Diyos, alam niya na hindi siya, kumbaga ang Diyos kasi, malaya siyang gawin ang gusto niya. Amen? So kung inalaw ng Diyos na maghirap ka, mangyayari yun. Kaya nga, tayo bilang anak ng Diyos, kung alam natin nangyari ito kay Job, ano tayo, magpapaka-kampante ba tayo? Na tipong, yes, anak naman ako ng Diyos, di ako mangyayari sa akin yan. Panalangin mo lang. Hindi yung kampante ka, yabang mo pa. May mga ganyan Kristiyano, sabi nga nung isang ano, lahat dapat ng Kristiyano, mayaman eh, yabang. Ano ibig sabihin? Diba? Ako never ko sinabi yan. Ngayon, ang blessing ng Diyos, andyan din naman talaga. Kung masipag ka, matapat ka, pwede mong asahan yan. Pero, hindi pwedeng gawing rule yun. Na ikaw kasi mayaman ka, para tingnan nila na pinagpala ka at sila hindi, gagawin mong rule na hindi naman rule ng Bible. Okay? Then yun. So, may mga kinakatakutan tayo. Maaring dumating yan, maaring hindi, pakiusap natin sa Panginoon na hindi naman. Amen? May mga kilala naman tayo, iba, namatay, di ba? Sino may nagsabi sa amin namatayan? Sino ba yun? Kausap ko kanina. Ikaw ba yun? Sino matayan daw? Ikaw ba yun, Yesha? Sino ba yun? Basta, dahil sa bakuna, ha? Oh, labi sa'yo eh. Ang dami namatay ngayon dahil sa bakuna, tama? Tapos hindi ko naman maintindihan bakit ang mga Facebook ano, sabi ko, ireklamo mo sana, expose mo yung mga yan, bakit hindi yung, ba't mo ko iniwanan? Sinasabi mo sa akin, magaganto pa tayo, magaganto pa tayo. Sa Facebook pa yun ano. Pero yun nga, minsan kasi ganun yung mga tao, di ba? Pag nagpipigati ka na. Okay? Kaya ganito lang gusto kong sabihin ngayong hapon, sa ating mensahe ngayon, pinag-aralan natin, kung anong nangyari kay Job, inisa-isa po natin yung kanyang mga sinabi para maintindihan natin kung gaano siya nagpipighati sa kanyang naramdaman, naranasan. Ano yung dapat natin gawin? Mayroon tayong kinakatakutan? Ito ba, tabusin na muna natin yung verse na sabi dyan, I was not in safety, neither had I rest, neither was I quiet, yet trouble came. Ulit sa Tagalog, hindi naman ako safety. Ibig sabihin, parang nga, mayayaman ka, sobrang pinotektahan mo yung sarili mo, wala namang mayayari sa akin. Hindi naman siya ganun. Kasi nga, righteous to eh. I believe, hindi naman wala akong gusto pumatay sa kanya. Sige, tumutulong din sa mahirap. Iba, patayin mo ba yun? So, hindi siya yung tipong inano niya yung sarili niya. Na lahat ng pera niya, talagang inipon niya para ng sarili niya. Hindi daw siya ganun. Neither had I rest. Ibig sabihin, kahit mayaman na to, nagtatrabaho pa. Alam niyo ba, ganun yung mga maayos na mayaman? Again, di lahat. Ha? Pero positive po yun. Okay, banggitin ko lang si... Huwag niyong gayahin kasi atheist to eh, si Elon Musk. Okay, pero maganda, banggitin natin, maganda yung kanyang work ethics kasi kahit mayaman na siya daw, talagang tuloy pa siya nagtatrabaho. Maganda yun, di ba? So, okay, huwag natin gayahin yung pagiging atheist niya. But anyway, ganun si Job. Mayaman na siya, nag-aaral. Nagtatrabaho pa rin. So, ibig sabihin, hindi galit ang Diyos. Doon ang galit ang Diyos yung, ano, yung, yun nga, yung sinigurado mo yung sarili mo kasi takot-takot yung mawala yung pera mo. Kasi sinarili mo lahat. Or, yung ano naman, ano nang ginagawa? May pera na, anong ginawa? Tulad nung si Jeff Bezos, nag-ano na sa space. Okay? So, yung mga hindi nyo kayang gawin, gagawin ko kasi mayaman ako eh. At mapahinga na ako, hindi na magkatrabaho. Okay, ganun po yung mga style ng mga mayaman na ayaw na magtrabaho, bibili ng ano dito, habang buhay na akong buhay niyan. Doble-doble, triple, 1 million times, hindi na akong mawalan. Kala mo lang yun, ikaw impyerno ka. Neither was I quiet. So iba naman, uy, ayoko ng problema ha. Kaya nga ginagawa natin sa preaching, napansin nyo ba? Isa sa mga maiisip nyo, kaya kahit mga preacher, ayaw nilang magsasabi ng sabihin na muna natin yung pinatay na broadcaster is matino. Kung natin sabihin ganun. Yung iba ayaw gawin yun. Yung iba umiiwas sa dapat nilang sabihin. At ganun lalo sa mga preacher din, ganun. Nagkaroon ako mga kasamang ganyan. Ayaw natin pag-usapan yan, pastor, kasi
yung ibang pastor magagalit sa iyo. Importanteng bagay 'yung dapat nating pag-uusapan. Ibig sabihin niyan, kaya nananahimik yung iba kasi takot na dumating yung problema. So si Job, dahil righteous siya, hindi siya ganun. Tandaan niyo po yan, ha? Kasi iba ganun, feeling nila, eh, wala akong away ako, wala akong away. Kasi hindi ako magsasabi ng ganyan. Hindi ka rin righteous. Si Job, sabi nito, hindi siya quiet. Pag may kailangan siya sabihin, sinasabi niya. So ganyan dapat tayo, amen? Katulad ka rin na, ewan ko sana, nabibigla siguro yung tatlong to. Na? Sinabi niyo sa Pope, ganun pala yung Pope. Eh, yun ang totoo eh. Hindi, research nyo na lang, di ba? Ganun pala yung mga pare. Hindi, research nyo. Sasabihin ko yung dapat kong sabihin. Amen? Para yung mga gusto naman sa katotohanan, eh, malayo na doon. Ngayon, ulitin ko ha, si Job, hindi siya safety, hindi siya tutulog-tulog, hindi rin siya nananatiling tahimik. Ano sabi niya? Pero, yet trouble came. So, anong pinaka-lesson dito? Actually, medyo ito rin yung tema ng buong Job. Ganito yan. Huwag nyo maasahan, never. Naasahan nyo, paano nabanggit ko sa inyo ng anniversary, di ba, nangyari sa amin? Naalala nyo, yung ako, kala ko, matino naman yung parents ko, hindi naman kami siguro makukulong. Pero nakulong si dati, di ba? So, kasi kami yung inagrabyado. So, yun yung parang lesson dito, huwag kang panigurado dyan. Ihanda mo yung sarili mo. Ihanda mo yung sarili mo, so hingin mo sa Diyos yung protection niya, pero pag kailangan mong gawin yung dapat mong gawin, gawin mo. Pag dumating yung trouble, itiwala, pagtiwala mo sa Diyos yan, na ikaw ay ililigtas niya rin kung anong trouble yan. So ano bang trouble madalas ang na-encounter ng mga totoong lingkod ng Diyos? Kaaway, ano pa? Ayun, ngayon kaaway kami, yan tayong kilalang ganun eh. So ano pa? I-isolate ka. Ay, huwag natin yan. Si ano, ganyan yan eh. Diba? Kailan lang, nabanggit ko sa inyo reunion siguro, hindi marami nakikinig sa akin dyan eh. Yung sa reunion, parang nabudol ako, diba? Kasi usapan namin, sabi ko, kaya reklamo ko, hindi ako sumasama dyan, mga bakla, ano dyan, inuman, umpisa pa lang. Ba't ako pupunta dyan? So, kala ko naman, nagkakaintindihan na kami. Tapos bandang huli, pinupumot pa yung bakla nilang ano doon. Eh, pati sa page namin, oy, supportahan natin tong sodomite na to. Iboto natin para manalo siya ng ganyan. Sabi ko, hindi ko minura. Sabi ko lang, sodomitedeception.com, tapos. So, sana tinignan nila yon. Yung mga bakla, ginoloko sila. So, yun, binilak ako. Di okay na rin. Payapa na ako. Amen? So, sana ganun tayo. Ang kapayapaan natin hindi sa dahil wala tayong kalaban. Ang kapayapaan natin, pag alam natin, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Yun na yun, kasi alam mo, protektado ka at tanggap mo, katulad ni Job, na kung ano man yung matinding pwede mong matinding yung naranasan ni Job. Pero kahit ano pa yan, darating yan kung kalooban ng Diyos. O hindi man perfect will of God, hinayaan niya eh. Para later, masubok si Job. Later, again, sa last chapter ng Job, pagpapalain siya. At tayo ngayon ay may inspire, tayo lahat. Pag pinag-aralan natin yung buhay ni Job, may mga kasalanan din siya, may mga mali siya, later papagalitan din siya. Pero still, at least, nanatili sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya dininay ang Panginoon. Loko-loko ka, Lord eh. Ba't mo ako, maayos ako eh. Hindi niya ginanon. At siya ay nagpatuloy, magsabihin sa Diyos, may takot siya sa Diyos, hindi katulad ng iba na wala ng takot sa Diyos. So, tapusin na natin. Ilang minutes na? 40. Okay na yun. Tota na. Nainip pa si Andre. Ganyan sa Baptist. Kung di sinabi ni Kim, di ko nakasalanan yun. Okay. Salamat. Nandito kayo. Salamat sa buhay ni Job. Amen. Meron pa tayong ilan to? 42, di ba? So, 39 chapters. Maraming blessing dyan. Sinurvey ko na yan. Kaya sana excited tayo. Amen? Well, let's pray, Lord. Maraming salamat sa buhay ni Job. Again, di lang po sa buhay niya. Nakita namin din yung pagkilos nyo sa kanya. Yung kung ano inaalaw nyo, di nyo inaalaw. Nawa, doon po kami mamuhay din at magtiwala sa inyo, Panginoon, na yes, may time na ipapahintulog ni Panginoon na kami subukin. But ang nakita namin ate din ni Job, okay, nagkasala din siya. Dahil siya po ay parang nurse niya, gusto niya mamatay kung ano man yan. But I pray ay tama yung maging response namin kung anong pagsubok, Panginoon, mga bata pa lang sa itong mga to. Intindihan nila,
na kayo naman po ay inaalaw niyo ibang bagay, pero hindi lahat. Hindi niyo aalaw na kami matempt, masubok, beyond that we are able, Panginoon. So I pray na kayo pong lalati sa aming ginagawa, matuto yung mga bata, ganun din bawat isa. Ingatan niyo pong bawat isa. Maging excited kami, Panginoon, sa church sa pag-aaral ng salita. Araw-araw, isik namin yung katuwiran, pagbabasa, pananalangin, ganyan po, Lord. So, kayo malalati. In Jesus' name we pray.